song. So, kami sa La Unión. Naging issue. Pakan turbo. Tapos, i-recommend ko na dati dito ang ORPS. Ma-subject na siya. Kasi malalaki na yung difference on idle nung sinisend niyang data kay ECU. Malalaki na kay difference yan. Palit ng ORPS. Tapos maintain ng injector sleep O-ring. Sabay na yan. Lubrication. Check ng lubrication stroke. Ayan, yung mga gagawin natin dito. Ang nangyari sa turbo niya na putol. Ito, look. Naputol yung shaft. Naputol lang shaft. Yung oil, gato diretso na pumunta din. Kaya nasa exhaust pipe lahat. Na-recommend ko siya before na palitan yung ORPS. Ayan, rail oil pressure. Bakit? May initial reading na siya na 1.1 MPa, nakapatay yung makina. Walang reading to or walang pressure sa part na yan pag naka-off ang makina. That's negative 0, ganun, 0.5, 0.2. Yan ang reading pag naka-off kasi wala namang oil pressure eh, naka-off yung makina eh. Shutdown yung makina eh. Ano mo, gumagalaw pa. Ibig sabihin si ORPS, may failure na sa kanya kasi ang binabata niyang data dito, may reading na. Agad-agad ang nasisend niya kay ECU, may reading na na 1.0, 1.3 MPa. Doon yan nagpipil ang ORPS. Kaya sa data pa lang, pwede mo nang malaman kung healthy ba si ORPS. Yung data na yan, magkakaroon na ng problema pag nag-flow yung oil. Eh may initial reading siya, pwedeng magbigay na siya ng mas mataas na reading ng totoong oil pressure na dumadali sa kanya. Pag nakapatay, negative 0 MPa. Pag naka-start, 4.0 to 4.5 MPa. Idle. On idle. Then umaabot siya up to 27 MPa. Normally, that's 16, 17, 18. Kasi hindi naman tayo nagre-rev na pinaabot natin sa red line hanggang 4,000 lang. That's the time na pag umabot niya ng 27 MPa, dun yung malalaman yung sinasabi ko na ang mag-flow dito is 3,600 PSI. Okay, sa reading, makikita natin kung may failure na si ORPS. May initial reading na siya. Okay, may initial reading. Pag naka-off, negative 0. And mabibigay kong advice sa mga mechanic na nakikinig na kasabay doon sa atin. Okay. Start on. Thank you.
Start. Oh, check na naman yung sinasabi ni Bax. Ayan o, diferensya na naman tayo. Umangat ang lubrication. Nakapatay. Patay na lubrication sa Bax. Oh, dinig. Oh, one. Three. May dalaking injector. Meron. Four. Good. Two. Good. Ba't kanina hindi siya tumunog? Hindi ko napindot. Yes, sir. Three. Kunin impeller, palit tayo ng surplus na IHI din. IHI din yan. Anong tawag dito sa ginagawa nila ko yan? Sleeve. Injector sleeve. Diyan nata, flashlight. Ito flashlight or sleeve. Hindi ka flashlight ang tayong. Ilaw po. Okay, ito may mga sleeve ako. OEM parts. Pati yun, RPS. Wala ako na pinindakit. Wala din na yung mga auto-supply. Ang shell ko yan. Gasolina. Wasis ang gel. Wasis shell. Meron silang
Okay, goods. Okay, punin nyo ito, tingo. Ang mga pinagtanggalan. Ano size ng butas ng ano niyan? Ng slim? Slim? Anong butas? Tigger-gir niyo si Pong. Hindi, pisintahan yan. Nasa Palawan kami, okay yan. Dimak lamin dyan eh. Kasi si brother niya, nag-gym, lumaki yung chan. Chan naman yun. Pero kung may nag-wan yung dolphin daw. Napanood yung dolphin. Oo, nabas yung pit yung buwan. Sayang di masyadong maliwanag yung gano'n. Sayang di ko. Ano yung tank? Apunin ko tawa ni papam ko. Ano yun kayo yung nag... Ano yung ORPS yung nag-checking kayo? Eh, may initial reading siya na 1.0 MPA. Ay, okay. Nakanan kayo. Dapat mapamiliarize ka na din sa mga parts. Parts. Pwede kang hindi pumasok pagka walang ano, pagka walang kliyente. Wala kang binubuong ano, binubuong okay, video. Vlogs. Kasi dapat kompleto. Yung ano nyo sa Bataan, putang ina, burahin mo na yun. Wala yun, walang kwenta yun. Putang ina, inaano nyo pala yung injector, hindi nyo pa na-start eh. Tapos naliligo na kayo, walang kwenta yun. Tatanggalin ko na lang kuya. Oh, hindi naman tayo. Sagana may dito. Nanay.
Max RPM. Zero point three MPA, walang leak. Brand niya yan. Kanina 1.0. Sabi ko 0.3. Pero magiging negative yan pagka lumabas na lahat ng pressure dun sa oil line. Okay. Binuon niya, lalamig na yan. Same yan ang under niya nung nauna. Wala siyang white smoke na gumagalon. Although may pag-erratic kanina kasi bagong palit ang RPM. Yung oil line niya. Ayan, yan. Yung pag-erratic niya na yan. Sa oil line niyan, gumagalaw din kasi yung luta kanina. Yung pag-erratic niya na ganyan, sa oil line hindi pa solid, may mga hangin pa na napapasok sa injectors.
Pero ibang iba siya nung start na nauna kanina. Tsaka yung start natin ngayon. Kahit meron pang alaga. Yung mga lumalabas na bluish na yan. That's all. Yung mga deposited doon sa body. Ay sa ano lang kurbo. Anong tawag doon? Ben? Housing. Ngayon, palalamigin natin. Doon natin sisilipin. Ngayon, naka ano lang natin. Mas maganda bukas na kita. Pero, yan sa trailer yung exhaust mo. Ang daming ano yan. Ang daming lungs yan. Malamang. Andyan lahat. Kaya uusok at uusok yan. Malakas. Ganun talaga pag nagpalit ka ng mga pati. Start. Ito, yung start niya kanina, turbo lang yung ginalaw natin. Nalabay yung mga ginalaw. Na pwede mag-pos kasi tuyo ang chamber. Pero meron tayong initial reading sa RPS. Ang start niya, ganyan na. Yan na, white oh. White siya, hindi siya blue. Tsaka galing talaga sa makina kasi nga naka-disconnect yun. Yung pangalawang start na natin. So, start na natin. Unang start yan, basa ang chamber. Plus, nakalagay na yung housing. May mga oil yun. Nakalagay na ng housing. Kailangan natin mag-RPM para habulin yung ano ni turbo, yung lubricant. Pagka RPM niya na ganon, nung nawala yung ano sa chamber, nawala yung mga nakadeposit na fuel, itim na yung ano niya. Pero pag yun ang in-RPM natin kanina, yung nauna, may pagpalya yun. Ayan, fuel lot yan. Basa yung chamber, yung unang tutok. Tawad niya nga kanina, wala nga, kailangan niya lang talaga yung habulin. May black na. Black kasi hindi pa pumapasok yung turbo sa kanina. Sa inihit yun, nakadisco na. O ayan yung start niya, saglit lang. Pero yung kanina matagal yun. Malamig yung kanina. Monster ko. Slow. So ito nga pala yung naging problema niya sa lubricant. Kaya pumutok yung turbo. Yung o-ring, nag-compress siya na ganun. Doon sa pipe oil pickup. So ngayon pag ini-start mo. Ayun oh, nauna na siya sa start. Nagka-cranking pa lang siya. Bumubog pa na. Wala na yan. Pero mausok pa to kasi puno ng ano. Deposit ng oil dun sa exhaust pipe. Kailangan maluto muna lahat yan bago tumigil yung usok. Okay na. Ano pa rin niya tol? Ano? Bug? Pagkatang tekwata eh. Pag... Game! Kwante, yeah! Yeah! May ilaw to kuya. Ah, may ilaw to. Wala. Ang alam pa ito rin yun.